Ayan, nakikita natin. Yan mga kalingap, dito sa nakatira si Lola. At ginawa nyo lang po ito eh. Ginawa nyo po siya dito ng kubo-kubo. Ayan mga kalingap, no. Lola, pasinsya ka na. Wala akong pera, mahirap lang ako. Lahat lang po tayo. Pwedeng utang? Utangin ko na lang muna pambili ng ulam. Opo. Totoo, utang lang muna. Opo. Bukas na lang bayaran yung pang ulam nyo. Oo. Saan ba tayo makautang ng ulam dito? Diyan sa tindahan. Lola, naparito po kami para po alamin ang inyong kalagayan po rito. Kamusta naman po kayo? Mabuti naman po. Ano pong pangalan nyo po? Maria Salazar Garcia. May asawa pa po kayo? Wala na po. Ilang taon na po kay Lola? 75. Bata pa Lola? Bata pa? Pwede pa. Sana po yung asawa? Asawa po, sana po. Wala na. Ah, pwede na, pwede pa maghanap? Ay. Bata pa? Ayaw na. Ha? Ayaw na. Kaya pa. Kamusta naman po yung kalagayan? Magandang hapon po mga kalingap. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kalingap. Nandito tayo sa isang lugar dahil nagsusurvey po tayo dito mga kalingap. At may nakita nga po tayo dito isang bahay at mayroong senior citizen. Pupuntahan po natin at kausapin natin kung ano po ang pwede nating patulong dito at alamin natin ang kanilang sitwasyon. Samahan nyo ako mga kalingap. Sa pagtulungan ng ito po yung bahay ni Lola mga kalingap. Yung nakikita natin na bahay. Tao po! Tao, Lola! Uy, nandiyan na po si Lola mga kalingap. Lola, magandang hapon! Magandang hapon! Yan, si Lola mga kalingap. Pwede mong pumasok dyan? Papasok po tayo para mas malaman natin yung sitwasyon ni Lola. Lola! Ate, kayo yung mga anak niya? Lola, nasa video po tayo ngayon. Kami po ay mga kasamaan po ni Kuya Bal Santos Matubang, kung inyong kilala po. Kaya... Opo. Lola, naparito po kami para po alamin ang inyong kalagayan po rito. Kamusta naman po kayo? Mabuti naman po. Ano pong pangalan nyo po? Maria Salazar Garcia. May asawa pa po kayo? Wala na po. Ilang taon na po kay Lola? 75. Bata pa Lola? Bata pa? Pwede pa. Sana po yung asawa? Asawa po, sana po. Wala na. Ah, pwede na, pwede pa maghanap. Ay. Bata pa. Ayaw na. Ha? Ayaw na. Kaya pa. Kamusta naman po ang yung kalagayan? Ay, at bagong ibig nga ako sa akwan at sabi ni doktor na mild stroke lang daw yung akwan. Ah, na mild stroke kayo. Mahina po nga po ito, mangalay pa paghihita ko. Kakagaling mo lang? Opo. Sinong kasama mo dito sa bahay nyo? Ay, anak kong isa si Annalyn. Sige, silipin ko muna ang bahay mo, Lola. Ito, ito yung bahay ni Lola. Lola, ano? Pangalan mo, Lola? Ay, huwag dyan, sa likod. Ha? Maria Salazar. Maria Salazar? Ako na, pero may bahay ako. Eh, dito ka. May bahay ako doon sa likod. Ay, nandito yung bahay mo. Nasa likod po. Kaninong bahay pala ito? Doon po sa anak niya. Sa anak niya dito sa naka-standby. Yan lang po yan. Yung saan? Saan? Yan lang po. Ay mga kalingap. Ayan, yan lang. Ito yung bahay ni Lola. Lola? Maria. Maria, nakalimutin ako. Bahay ni Lola, Maria mga kalingap. At ang kanyang tinutulugan doon ay bahay ng kanyang anak. Dito siya natutulog. At inaabot ito ng bahat eh. Ay, abot-abot yan sir dito. Ha? Dito sa silong, abot talaga yan. Kayo po yung kanyang anak? Manugang lang. Manugang po niya, yung makalinga po. Ito yung kinatuluyan ni Lula ngayon. At kadikit lang sa bahay po ng kanyang anak. Hirap naman sitwasyon mo pala Lula. Hindi kayo naabot ng ulan doon. Ay,
ay kaya dito nga muna ako kay Aralin at pag maulan matubig din doon. Matubig ka rin. Ibig sabihin, pag natutulog ka, pag inabot ka ng ulan sa tubig, saan ka napunta? Ay, hindi naman po naabot yung higaan. Mataas? Grabe ang sitwasyon ni Lola. Ano yung hanap buhay mo, Lola? Ay, wala na po. Pagkain na lang ako ng mga anak ko. Sila po nagbibigay sa inyo? Mabuti naman. Ilan po yung anak niyo po? Ay, pito na. Pito yan lahat. Ay, ano yan? Na, doon sa una kong asawa, lima sila. Tapos, pangalawa, apat. Nabawasan ng tig-isa, di pito na lang sila. Saan sila pumunta? Ang yung nawala? Doon, sa Campo Santo. Ha? Sa Campo Santo. Sa Campo Santo? ibig sabihin, patay na? Opo. Akala ko kung may lugar dito ng Campo Santo. Wala na pala, nakakalungkot naman, wala ng kanyang anak, no. Buti naman Lola at tinutulungan ka ng mga anak mo. Opo. Ang pagkain araw-araw. Pagkain. Grabe yung sitwasyon ni Lola, mga kalingap, nakita natin. Doon ako naka doon yun talagang pinakabahay mo? Opo. Yan nga yung una, yan sila na. Pakita natin yung pinakaunang bahay ni Lola, mga kalingap, no? Ito yung unang bahay ni Lola. Ayan, nakikita natin. Ayan, mga kalingap. Dito sa nakatira si Lola. At ginawan nyo lang po ito, eh. Ginawan nyo po siya dito ng kubo-kubo. Ayan, mga kalingap, no? Te, pwede ka makausap? Okay lang? Kausapin natin, mga kalingap, yung manugang kayo, no? Ano pong pangalan mo, ate? Racy na lang po. Racy? Ayan, si Lola, ano po, kamusta namang kalagayan ni Lola? Mayroon ba siyang sakit? Yun na nga po yung kanyang pagka-mal-stroke nung nakaraan na ano. Ngayon pa lang po yan sinasaka dito at gawa ng nagkaroon nga po yan ng sakit ay. Nakaraan, bali, dinala siya doon sa bayan? Dahil ano sa ospital? Di na sa ospital? Yung po sa Medicare. Na-compine siya doon? Mga ano lang naman po siguro, dalawang araw o tatlo. Yun yung dahilan. Okay, mild stroke kaya dinala siya doon sa center. And yung mga anak niya, yung asawa mo, yun yung... Yun po yung anak niya. Pang ilan? Hindi ko po maano kung pang ilan po yan, pang apat po siguro. Kayo lang yung nandito sa malapit. Kami palit-palitan. Ibig sabihin, kayo po ang nag-aalaga kay Lola. Ayan. Wala po. Wala. Kaya, sinong nakatira dito? Ito. Ayan po, yung may-ari po na ito nadating pa lang. Bali, ano siya? Yan po yung anak. Anak. Ayan po. Ayan. Ate, alika. Okay lang na ma-interview kayo? Dito, alika dito para makausap pa namin. Diyan na po. Ano pong pangalan niyo po? Annalyn po. Annalyn. Garcia po. Pang ilang anak ka po ni Lola? Panglima. Kamusta naman po ang kalagay ni Lola? Ayos naman po. Okay naman. Lola, dito ka Lola. Oo. Lola, dito ka po para po makausap po namin kayo ng iyong anak. Ate... Annalyn, kayo po ang nag-aalaga kay Lola. Opo. Ayan si Lola, mga kalingap, mamahina na pong katawan dahil nakaka-stroke lang po. Kaya po ate, kaya nandito kami para alamin namin kung ano po ang pwede namin maitulong kay Lola. Kung ano pa po ang mga pangailangan ni Lola na pwede namin maibigay at pwede rin maibigay ng ating mga kababayan na pwedeng magpaabot ng tulong sa inyo. Ayan, nakita na natin yung sitwasyon ni Lola. Nakakaawa, no? Dahil ito nga, galing po siya sa stroke. At walang yung mga anak niya, kayo, nagtulong-tulong lang para alagaan po si Lola. Lola, ano po ang inyong mensahe po? Kung meron kayong gustong sabihin po, Lola? Gusto ko lang kung matulungan, kung talagang kayo matulong. Ano po ang gustong ko tulong, Lola? Bae. Pagkain. Pagkain? Kaunting pera.
Pambili. Pa. Pambili-bili. Ano pa labo ang mata mo. Labo na mata mo, no? Lola, kaya nandito kami, gusto namin ibigay kung anong hinihiling mo, kung anong kaya po namin. Sa ngayon, ipapakita namin sa ating mga kababayan kung ano po ang sitwasyon niyo po at sitwasyon ni Lola. Sa ngayon, kamusta naman? Meron kayong pagkain? Sa araw? Ngayong araw? Panghapunan? Pang gabi? Meron pa, ma'am. May bigas kayo dyan? Meron pang konti. Konti na lang. Pambili ng ulam? Ayun, ang wala. Ayan, mga kalingap, no? Dahil sinusurbe natin sila ni Lola ngayon, bigyan muna natin sila ng pangbili lang muna ng ulam para sa susunod pagbalik namin dito, dalhan namin kayo ng bigas, pangailangan ni Lola, para po ay meron kayong magagamit para alagaan po si Lola. Lola, pasensya ka na. Wala akong pera, mahirap lang ako. Bigas lang po tayo. Pwedeng utang? Utangin ko na lang muna pambili ng ulam? Opo. Totoo, utang lang muna? Opo. Bukas na lang bayaran yung pang-ulam nyo? Oo. Saan ba tayo makautang ng ulam dito? Diyan sa tindahan. Magpapautang kaya? Pautang man siguro. Lola, may pambili ako ng ulam. Bili kayo ulam, ha? Ate, ay tatay, good morning. Tay, ate, bigay ko lang sa kanya, bilhan kanya ulam, ha? Bilhan mo siya ng ulam, kung anong pwedeng maulam sa kanya, para po ay makakain si Lola. Tapos susunod na araw, babalik kami dito, bilhan ka namin ng, bilhan namin kayo ng ano, grocery o bigas, ha? 200 lang po muna, ayun lang po ang ating kaya ngayon. Opo, no? Babalik kami dito para po maparatingan kayo ng tulong, Lola. Huwag kayong mag-alala. Dahil nandito kami, nandito po si Kuya Bal Santos Matubang para po magbigay ng tulong sa inyo dito. No? Ayan, maraming salamat sa inyong pagtanggap, Lola, sa amin dito at nakilala po namin kayo. Maraming salamat. Analin, maraming salamat po at tinanggap nyo po kami dito. Lola, maraming salamat muli, ha? Nasa bayan ako nang sabi nagpunta daw kayo dito. Opo, iniikutan namin ng lugar na ito. Walang pong tao, kaya bumalik po kami. Isang linggo na po. Oh, maraming salamat po at nalaman namin ang inyong sitwasyon, Lola. May isang buwan ako sa bayan. Doon ka nag-compine? Oo. Doon siya nag-stay kasi pagka-stroke niya. May anak pa ako doon na isa. Malapit naman sila sa medical. Kaya nandoon kayo, nagpapa-check up din. Nung maigi ng pakiramdam ko, nagsakan ako dito. Bumalik ka na dito? Kaya lang ito nga yung pa ako. Sige po, nanay. Sige po. Lola, makalimutin na, matanda na ako. Maria Garcia. Maria Garcia. Maria Salazar Garcia. At Annalyn Garcia. Maraming salamat po, Lola, ha. At nakilala ko po kayo at nalaman natin ang inyong kalagayan po rito. Maraming salamat po. Babalik po kami dito, babalikan namin kayo, ha. Ayan. Mga kalingap, maraming salamat po mga kalingap, no, sa inyong panonood sa ating vlog ngayon. Nakikita natin yung dating bahay ni Lola. Ito nakikita nyo ngayon. At doon nga po si yung kubo-kubo na dinikit sa kabilang bahay ng kanyang anak, ay doon na po siya naka-stay ngayon. Kaya ang pwede natin may tulong dito, yung pang-araw-araw ni Lola, pangangailangan po nila, para po mabigyan natin sila ng tulong. Dahil wala pong hanap buhay yung kanyang nag-aalaga, yung kanyang anak lang din. At nagbibigay po ng pagkain sa kanila yung kanyang mga anak, nagtulong-tulong po para mabigyan ng pagkain sa araw-araw. Maraming salamat po mga kalingap sa inyong panonood. Patuloy po nating suportahan ang Team Kalingap. At lalo na po si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ati Idna. Suportahan din po natin. At sa grupo ni Engineer Royal Silipat, suportahan natin si Engineer Royal Silipat, ang buong team Malasakit, sa tropang Malasakit, sa lahat po ng mga taga-suporta po ng Kalingap, maraming salamat. At patuloy po nating suportahan po sila mga Kalingap, no, para mas marami pa pong mga kababayan natin na pwede pong
mabigyan po ng tulong. Hanggang dito na makalingap. Sa mga bago pa po ay don't forget to subscribe sa ating channel at i-share ang ating mga video para po mas marami pa pong makatulong sa mga kababayan nating tulad nila na nangailangan po talaga ng tulong. Maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Sa patulungan.